Sabi ko kay Dominguez, kung gusto ko pag alis ko makita ng taong yung pera. Kaya lang, wala na kayong makita kung tatagal ito talagang krisis na ito. Medyo mauubos talaga. Pagkaubos na wala na rin, ako presidente, inutil na ako, wala na akong magawa, wala na akong maibigay sa inyo, wala na akong pambili. Magkikita-kita tayo dyan sa Rizal Park. Dyan mismo sa plug ni Rizal. Magbigti na lang ako. Wala na akong magawa. Marami nang patay, maraming umiiyak. So sabihin, Presidente, wala na rin akong magawa. Pero isama ko si Jok, no? Sa baba ko. Ako sa taas. Sabay tayo magbigti. Let's see ka. Tang inagalit ako sa iyo. Ulol ka. Kasi mag-intriga ka sa tao ngayong panahon na ito. Ulol. Nung aeroplano katagal ng dinilibir yan, makakrush na lang yan siguro. Yung pang ano mo sa tao, yung intellectual stupidity. Kaya sabi ko sa iyo, manalo ka sana. Ang problema sa iyo, pagsalita mo, yung ipin mo, ang lalaki. Kaya na-discourage ang mga tao. Ginagawa mo ang Pilipino, kayong, ganito na lang. Kayong mga Pilipino na torpe, doon kayo sa dilaw. Doon kayo maniwala at doon kayo magpakamatay. Kayong mga Pilipino na simple lang, na namumuhay lang, at hindi alam kung ano ito ngayon, dito kayo sa akin. Kasi may, kung habang may pera pa ako, inyo sa gobyerno, habang may pera pa ako na maibigay, may pera pa, may pagkain pang pambili, sigurado. Hanggang maubos. Ano pa ba? Ang ano talaga yan, paskisan ka, yung mga mayaman, yung may mga channel, may internet, tingnan ninyo, lahat lockdown. Lahat naka-lockdown. Si Jokno hindi makita. Ang balita ko, ikaw Jokno, nasa bahay ka, naka-muskitero ka, kagaya ko. Ako nagmumuskitero. Ay, probinsyano ako eh. Wala naman kaming screen mo sa bahay. Di maraming lamok. Pagtulog namin, yung moskitero. Ikaw ngayon, ang balita, nasa moskitero ka, ayaw mong lumabas, diyan ka na daw kumakain, diyan ka na galit ako sa iyo. Ang pakiusap ko lang, huwag kayong mag-fake news. Pag mag-fake news kayo, mumurahin ko kayo araw-araw dito. Pag nakita tayo per chance, ewan ko. Hindi naman ako nag-ano, pero pag nakita tayo, patalsikin ko yung isang ipin mo. Sakit na ang ulo ko. Kung buhay pa ang nanay ko noon, mura ng ina. Mura ng inabot ko sa nanay ko. Ano pa ba? Yung ano, alam mo kasi, compete na, it's the competition. I am not attributing any fault on the part of the mayors at saka barangay captains. Pero pareho man tayo politiko, you cannot avoid competition. Yung talagang mga tao natin, yun yung magsige una-una. At lahat ng mga ating trabahante, halos atin sa partido natin, sa nagsuporta natin. Kaya utang na loob,
pag nanalo tayo, nilalagay natin sila sa pwesto. There's always the sense of competition of anything that comes from the government. And mauna niya, yan nga yung kaltas-kaltas. Hindi mayor, hindi niya gawin yan. Kasi matatalo siya sa eleksyon. Nor the barangay captains. But, down the line, hindi ko na masabi. Wala naman ako. I'm not accusing anybody. So, to really avoid and probably a disaster na hindi na aabot sa tao, sinabi ko kay Rolly, General Bautista, isang sekretary ng DSWD, ikaw nang humawak. Ang problema ngayon, sabi nila, sabi niya, hindi kaya. Hindi kaya ang distribution, kulang ang tao niya. I don't know, he might call upon, sabi ko, well, he's a military man, he can always ask the armed forces to, distribution lang naman yan. Hindi yan pamulitika. Kaya nga tinanggal ko yan sa mga mayor, pati barangay captains eh. Basta dumating lang doon, walang problema. O hindi pamulitika yan. Hindi man panahon ng politika. Yung mga oposisyon ng pamulitika, you cannot avoid it. But just because there's the sense of an urgency, ayaw ninyo kasi dahil na masabi, masali kayo sa politika. Well, if you are not going to serve your fellow men, trabaho man ninyo yan, trabaho ko, kayo, okay lang sa akin. I will manage to get enough people to. Ang volunteers na lang, yung mga bata, yung may idealism pa, sila na among distribute because this is really what it means. Na nakikita ninyo naman. It's life and death. If you do not die of COVID-19, you die of hunger. So kayong mga, I'm calling upon mga ROTC, get in touch with DSWD doon sa mga siyudad. Just give your accreditation, maybe an ID, at makatulong kayo. I know that yung iba takot na ano, allergic dyan sa politika. But, you know, huwag kayong matakot dyan. Hindi kayo ang, people will not put you to task for doing your duty during a critical period of our nation. Pero, yung sabi nga, ayaw mamulitik, adi, kasi baka mabahad ng naging I can manage. So, wala naman siguro. Hindi ito matapos hanggang nandyan sa labas kayo. Kasi yung nasa loob, safety na. Ngayon, paglabas nila, kasi wala na, tapos may dalawa, isa, mag-connect na yan. Tapos, walang katapusan. Connect. Yung trabaho mo, sales girl, tapos pag-uwi mo, pera, pamasahe. May, alam mo, mayroon talagang taong gago. Si Lenny was calling the private sector na magtulong, naghingi siya ng tulong. Tama yan. Maghingi ka ng tulong sa kapwa mo tao. Yung sa hirap. Ngayon, ito naman, may tao ako na abogado sa PACC Commissioner Manuelito Luna.
gusto niya na ipa-imbestiga si Lene kung bakit nagsolicit. Anak ka na. Kaya ako nung narinig ko, sabi ko, fire him. As of this moment, he's no longer connected with government. Ako wala akong ano, kaya, alam mo, trabaho rin. Ako, when panahon na i-criticize ko si Lene, ganun na lang ang lang, sometimes the language that I use is very, pero itong panahon na ito, nawala namang kasalanan yung Vice President, ano nga na magtulong, bakit iba? Ipa-imbestiga mo, sabi niya. Tsaka yung MBI mag-imbestiga niya, pati kayo mag-sali ko kayo sa dismissal. Huwag mga ignorante kayo. What is wrong in calling? Why put the lady to gobyerno binupugpog? Normal times. Ah, gobyerno, ganun nga. Ngayon, nagka-crisis. Saan sila? Saan sila yung nag-demonstrate dyan? Saan yung mga, alam mo na, anong tinulong? Saan na yung pera na kinukulikta? Tapos pag normal, magkita mo ito, ito yung mga ingay. Ito yung Aus Duterte. Nakdabot. You know, pagprangkahan tayo. Nakikinig ang military, pati polis. Pati kayo dito ngayon. Pag sinabi ng inyong chief ng Army, Navy, Air Force, pati polis, pag sinabi nila, silang apat magpunta dito, sabihin nila, Duterte, bumaba ka na. Ngayon na kaagad. Hindi na yung aus Duterte. At ang total, ang naghawak nito, ang military, ang police. Kung ayaw nila, ang totoo, wala talagang mangyari. Kung gusto nila, well, hindi mo rin mapigilan. Ilang, life-changing events sa buhay natin. Surely the military and the police. Kaya para sa akin, pag sinabi na military police, Duterte, hindi mo kaya itong trabaho na ito. Bumaba ka na lang. Sabi ko kasi na, huwag na kayo magdala ng mga tangki dyan sa harap. Ang kalaban ninyo, ito, puro mga mista ng puro ng Bakit pa ako magpayag na magparilan tayo? Kaya ganun. Huwag na yung Aus Duterte ng mga fake news. Ha? Doon kayo magtutok sa police pati armed forces. Pag sila ang nagsabi, yun na yun. Yun na yun. Pero kung kayo lang, tapos you agitate people to revolt, tapos mag-riot, masaktan lang kayo, kaya pag ginawa ninyo yan, alam na ninyo ngayon. Pag ang police nag-aresto sa inyo, real responsibility is to submit. Kailang magsabi ka, oh, ano, sir, bakit? O, inaristo ko. Station ka. Yes, sir. Huwag kang lumana. Hindi ako pwede. Kaya yung mga itong human rights, makinig kayo, ha? Pati itong minsan sa may mga taga DSWD. Pagka may bata na dinala sa station, tapos puro sugat, tapos kinabukasan pag-release, kasi i-release yung bata, i-demanda ninyo kagad ang pulis. Hindi kasi ninyo, you go into the reality of things.
ang bata, pag hinuli ng puloy, sinawakan, talagang kakalaks yan. Hanggang matumba yan, habuli ng pulis, because the police is mandated to bring them into custody. Alam mo bakit hinuhuli ang mga minors? Is to protect them. Kaya hindi walang record yan, kasi inaaresto sila for their own good. Lalo na yung mga babae, sinabi ko sa Davao, yung mga babae na bata, pag nakita ninyo, karga nyo, isauli ninyo sa nanay, tatay, pati yung tatay, nanay, sabihin mo, magpunta sa akin bukas sa opisina. Sila ang binubulyawan ko. Meron pa ako isang beses, magkataon kayo ng taga Davao, yung bata natulog sa ilalim ng kotse. Dalawang bata. Tapos, may nagsabi sa akin, mayor, may bata dyan. Sabi ko, bakit nandyan yan? Madali ako mag... Putang ina ba? Sino ikagawa nito? De, ginising. Sabi nila, dalawang bata, pinalayas daw sila ng nanay pati tatay nila. So, ginawa ko, sabi ko, bigay mo sa DSWD yung mga bata. Arestuhin mo yung tatay, nanay, ngayon. Ngayon, bigyan ko kayo ng 5 minuto ngayon. O, di na nahuli. O, di ko ikulong mo. Sabi ko, ano, Sir George? Wala, sabi ko, ikulong mo. Demanda mo. Tapos, pagkatapos, kinabukasan, pinadimanda ko. Abandonment of minors. Tana, sabi ko, panahon sa sarap, tapos kung may anak na iiwanan, hanggang kayo mga putang ina, may mga tao ganun. Hanggang ganun lang kayo. Tapos pag nandyan na yung mga bata, inayaan ninyo, inabandono ninyo. Yung iba, papagpili pa yung mga babae. Putang ina. Tsaka itong recruitment bantay ko sa akin. Wala, okay matakot, wala pang DDS dito. Pero magdati kayo mga recruitment. Yawa, yung isa pa. Pareho kayo sa mga, ang galit ko sa iyo, pareho sa droga. Kaya kayong mga, I'm warning the law enforcement agencies. Pag mayroon ako yung in-raid ninyo, tapos sinusundan ko, walang nangyari, walang demanda. Either when you raid, you come up with a good case, or else I will ask you, magkanong binigay sa inyo para hindi ninyo. May 2 years pa, nagbabasa ako, nakikinig ako. Maski na puyat na ako, nakikinig ako sa mga late news. Kaya kung hindi ko ganunin, laro na yung bayaran yung kaso. Magkasala ka na magkasala, wonder mo yan. Magkasala kayo, nagtanan kayo, pinapahuli kayo ng asawa, bigyan ko pa kayo ng ticket para tuloy ang ligaya ninyo. Sige, ito ka sa Maynila. Kung ayaw ka na ng asawa, kung ayaw na yung asawa, wala naman tayo magawa. Patuloy na yung kaligayahan ninyo. Hanggang ngayon, tubig lang ako.